Pax, magmamasilya tayo dito. Tuturo ko sa inyo kung paano tayo magmasilya, paano gamitin yung masilya. So, ito yung ating project na gagawin. Namasilya ko na ito kanina, pero hindi ko na i-video. Kasi ito may nanalas dito eh, kaya pinalatero natin. So, kailangan masilyain din yan. So, mas maganda kung mag-grind muna bago natin ito masilyaan, mga Pops. Dito, may mga UP lang. Ayan, dito. So, ang pagmamasilya mga Pops is hindi naman isang beses lang. So, paulit-ulit yan hanggat hindi pumapantay. Hindi mo siya pwedeng kunin sa isang pahid lang. Kagaya nito, bali pinapatuyo natin yan. Tapos, pagka after siyang matuyo, is papantayin natin siya ng konti. Liliyain natin. Tapos, papayra na naman natin siya ng masilya. So, ganun lang yung gagawin natin paulit-ulit. So, paano naman yung pagtimpla ng masilya? Yun yung pakikita natin ngayon. So, paano natin titimplayin yung ating masilya? Siyempre yung masilya natin is binili ko yan sa paint center na tingi lang. So parang tinakal lang mga Pops. So siyempre kailangan meron kang paleta. O kung kakalimutan yung paleta. So hindi mo siya mamamasilya ng sa kamay lang. So kailangan meron kang paleta. Bali ganito yung itsura ng ating paleta mga Pops. Siyempre kailangan laging malinis. Lilinisin natin to bago tayo magtimpla ng masilya dito mga Pops. Hindi kailangan na marumi to. Kailangan sobrang linis siya. Kasi titikit lang yung masilya dun. O magkakaroon ng aspe yung minamasilya natin pagka may natirang dumi. So importante talaga na bago tayo magtimpla ng masilya is malinis tong ating paleta. Bali pagkatapos nating malinis yung ating mga paleta mga Pops, magtitimpla na tayo ng ating masilya. So make sure na saktuan lang yung titimplayin nyo. Huwag nyong ilalagay lahat. Huwag nyong dadamihan yung timpla nyo. Kasi maninigas lang after mga ilang minutes lang to, mabilis lang itong manigas. Baka 2 minutes nga lang o baka wala man 2 minutes, matigas na agad. Depende sa hardener na linagay ninyo. Pagka sumobra yung hardener, is mabilis siyang tumigas. So ganun karaming masilya is konting-konti lang dun sa hardener yun. Parang ganyan lang. Para siyang ratio niya is parang 30:1. Parang ganun yung kanyang ratio. So kailangan mabilis mong haluin to. So pagka inalo mo to is kailangan mag-combine yung parehong masilya tsaka yung kanyang hardener na isa lang ang kanilang magiging kulay. So kailangan mabilis ka dito dahil pagka matagal mo itong hinahalo-halo is maninigas lang, hindi mo na magagamit. Kaya i-make sure nyo na tantsahin nyo yung inyong titimplayin mga Pops kung gaano karami yung paglalapatan nyo ng masilya. So ganun lang din karami yung inyong titimplayin. Hindi kailangan itong sosobra dahil sayang yung sumobra na ito, sayang. Hindi mo naman pwede itong ipahit sa pantay na parts. Sayang naman, maninigas lang. At mapapansin nyo na yung kanyang kulay is magiging isa na lang mga Pops at pwedeng-pwede mo na itong ilapat. So pagkang paglalapat nito is daan-daan lang. Huwag yung didiinan masyado. So hatiin mo lang ganun. Huwag mo munang lalagay lahat kasi kakalat lang. O pwede naman ding buo kung marun, kung sanay ka na, pwede mo namang ilagay din lahat. So daan-daan mo lang. Hindi mo siya pwedeng ulit-ulitin dahil lumulubog siya mga Pops. Pagkain ulit-ulit mo, nagkamali ka ng pahid. So mas maganda, isang pahid lang kung di ka masyadong sanay. Isang pahid lang, nasintayin mong tumuyo, liyahin mo, tapos pairan mo uli kapag ka tumigas na. So paulit-ulit lang yung gagawin mo, ganun lang kung paano natin ito sinangkapan, tapos haluin mo, tapos pahid. So ganun lang mga Pops, tapos liha. So ang pagliliha nito is kailangan gumamit ka dito ng magaspang na agad para mabilis siyang pumantay. So yung ginagamit ko kadalasan is yung 100 grit o kaya yung 120 grit na sandpaper mga Pops. Kapag napansin yung natuyo na yung ating pinahid mga Pops na masilya, is pwedeng-pwede mong putulin yung mga sumobra nito para pagka
ni Mia mo is hindi na siya ganun kakapal, mga paps. Ang gagawin mo lang is kuha ka na pwede kang kumuha ng paleta o kaya yung cutter plate. So, ang ginamit ko dito yung paleta na tinatanggal ko yung mga extent na masilya na sumobra ganito. Bali, kumbaga para tayong nag-i-sculpting dito, mga paps. So, pinapantay natin yung ating masilya. Tapos, pagkatapos nun, is pwede na natin siyang liyain ng 100 grit o 120 grit na papeliligan. So, at least, dito is nabawasan yung liliyain, mga paps. After natin itong papeliliya, mga paps, mapapansin nyo is meron pang malalim dito banda, yan o. So, need pa ito na patungan uli. So, kailangan lang natin itong patuyuin. Tapos, mamasilyahin natin ito uli. So, same way lang yung paraan kung paano yung ginawa natin kanina. So, paulit-ulit lang yun hanggang sa hindi natin siya napaperfect, mga paps. Kaya nga pala, mga paps, dahil magaspang ito, pwede kang maubusan ng ano dito, ng balat sa daliri. Ito, mahapdi dito, mga paps. So, kailangan meron ka ditong guantes. O kaya, kung wala naman, is pwede naman itong electric tape o kaya masking tape ang lalagay mo. Pero ako, nilalagay ko talaga is electric tape. Kasi pagka hindi mo lalagyan ng ganito yung mga daliri mo, is may tendency mabubutas yung balat mo sa mga daliri. So, mahapdi yun. Dudugo. Hindi ka na makakapagtrabaho. Hindi ka na makakapagmasilya. So, wag mong gagawin na dire-diretso mo siyang liliyay nang wala kang protection. Kailangan may protection yung mga daliri, mga paps. So, bali, pagka magliliya kayo at tandaan nyo, kailangan may protection kayo sa inyong mga daliri para iwas sa aksidente. Kung wala naman kayong gloves, pwede rin naman yung ginawa natin na masking tape o kaya electric tape. So hanggang dito na lang muna, mga paps. So at least naibahagi ko na kahit pa paano tayo magmasilya.